So mga DIY, sa video na to, magre-repair tayo ng hair dryer, hair blower. Maganda dito dahil pare-pare sila ng model. Pwede kong pagpalit-palitin yung pyesa. Salon din may-ari na ito. Kasi sa salon ginagamit siya. Re-repair natin, patalay natin kung ano yung mare-repair at kung paano siya repairin. Start muna tayo sa isa. Tanggalin muna natin yung likod. Yan, sinaksa ko siya. Tinaray ko, pero wala nangyayari. Yan. Kakalasin ko muna para ma-check ko ano talaga. Parang yung mga screw. Yan, nakalas na natin. Ang pagkalas ng ganitong klaseng model, susungkitin siya, may clip eh. Dalawang screw lang. Tapos susungkitin na siya. Ayan. Ito yung motor niya. Ngayon, ang problema, ayaw gumana lahat. Ngayon, mag-start tayo sa wire. Ang intindihin nyo lang yung deflection. Yung deflection lang kukunin natin. Sinet ko sa zero para makita ko anong mangyayari. Yan, mag-start muna tayo sa plug. Check natin. May problema yung plug natin. Sira yung plug na itong blower na to. Tatry natin. Putulin ko muna yung wire na ito. Kasi wala yung pang test natin. Naiwan ko sa pwesto. Double check. Yan. Putol tong isa. Ito yung problema. Sure na yung wire na sira. Ngayon, hindi natin alam kung saan yung part na naputol. Pero ito parang may putok eh, no? Parang may putok tong part na to. Mga baka sakali lang tayo. Putulin ko dito. Try natin. Ayun, nagkaroon. Nagkaroon na parehas. Ibig sabihin, ito yung putol. Ito yung putol nga. Ito, may nakita kong lumobo. Na-deform. Sunog to. Kakagalaw-galaw ng wire. Try kong ibalik. Try muna natin siya bago isara. Hindi natin ano mangyayari. Okay na siya. Yan, okay na itong isang unit natin. Sasarado ko na. Yan, okay na yung isa natin. And makita nyo, may hangin na siya. And pati temperature niya okay din. Okay na din. Yan, wire lang problema na ito. Check pa natin yung dalawa. Para may makita pa tayong ibang problem ng ganitong hair blower.
Check naman natin yung isang blower. Yan, eto umiilaw yung loob eh, no. Yan, nakita nyo umiilaw. Umiilaw siya pero walang, hindi umaandar yung motor, walang init. Check natin kung ano nangyari. Ibig sabihin, meron tong okay wire na ito. Yung problema nito nasa loob. Check natin. Yan, ito na ba yung, nabuksan natin yung pangalawa. Pangalawa po ito, pangalawang blower. Umiilaw pero hindi siya gumagana. Hindi umiikot. Try natin ulit. Ah, i-on pala muna natin dahil wala nang cover. Ayun, umiilaw siya. Oh. Hindi umiikot. Yan, umiilaw siya pero hindi umiikot. Tingnan natin kung ano yung problema. Itetest mo muna, tapos papakita ko mamaya kung paano. Ito, pagkakataon na ito, huhugutin natin yung coil. Yung coil na ito. Titignan natin baka may putol. Kaya ayaw umandar. Kasi yung motor, connected dyan sa coil. Itong motor, connected dyan sa coil. Kaya pag hindi gumana yung coil, malamang pati itong motor, hindi rin gagana. Yan, check natin mabuti kung ano yung problema. Pag nagre-repair kayo nito, titignan nyo muna kung, titignan nyo din kung okay lahat ng coil na to. Kung may putol. Ayan. Kung, dahil ito okay naman siya, atras tayo ulit. Titignan natin yung mga switch kung okay. Yung pag-test ng switch, yan, meron naman akong nilagay dito na ano, meron tayong video na tungkol sa mga switch. Yung SPDT, yan, mga ganong mga switch. I-check ko ulit. Dito tayo mag-smart sa plug. Check ulit. Double check. Yan. Nawi-weirdohan talaga ako sa ganitong problema. Ito, umiilaw yung ilaw niya sa loob. Pero putol pala yung isang linya. Ang galing. Putol pala yung isang linya niya. Putol yung color blue. Yung brown, okay. Yan, okay yung brown. Chinek ko yung ano niya. Chinek ko yung wire niya. Yan, buo. Yan, yung blue niya, sablay. Nakita niyo yun. Kaya, ang purpose nung siniro ko kanina siya. Ito, tinan nyo. Kung makikita nyo. Siniro ko siya. Naka times 10 ako, pero siniro ko siya. Ayan. 0 ohms adjustment. Siniro ko siya para malaman ko kung ano yung problema. Ayan. Kasi yung mga ganito, nire-repair, kailangan to ng medyo may reading para hindi kayo malito. Kasi kung palo lang iintindihin nyo, problema siya. Sinero reading ko kasi may coil. Ito may coil na kasi siya. Ito. Ayan, kung makikita nyo yung brown. Ayan, nakita nyo halos shorted siya. 0 ohms. Todo yung deflect niya, 0 ohms. Pagdating sa blue, kung mapansin nyo yung blue yun, may resistance yung wire. Ito yung blue wire na galing sa saksakan. May resistance. Ibig sabihin sira yung wire. Yun yung problema nito. Kaya siguro ayaw umandar. Pero may ilaw siya. Yun lang kaya niyang ipailawin. Yung ano na yun. Yung ilaw lang. Yan. Try ko maghanap ng problema nito. Or ito may nakita ulit ako sa wire. Ito. Hindi kasi halata eh. Ayan oh. May konting crack. Hindi lang halata, pero magka-try ako dito. Ito yung lagi nagbe-bend eh, no? Yung portion na to. Baka nandito yung problema niya. Doon nga yung problema niya. Ayan, kung makikita nyo. Sunog yung wire. Ayan, sunog. Kaya may nagkaroon na resistance. Pag tumagal pa to, pwedeng masunog yung wire na ito. Ayan, nagdikit na siya. Makikita nyo, lagay natin yung ilaw. Ayan o, nagdikit na po siya.
Nagkuraw din dito sa kabila. Nagdikit na siyang dalawa. Kung tumagal-tagal pa to na umaandar siya, possible masunog yung wire na ito. Buti na lang na unang naputol yung wire eh, no? Yan. Ito yung pinaka-common na problema ng air blower. O kaya ito, napuputol. Napuputol yung mga string niya. Kung naputol man to, ginagawa ko dito, tinatali ko siya. Yan, tinatali ko yung mga wire niya. Obra na siya ulit. Ganun yung ano niya. Ginagawa ko sa kanya. Wala lang masyadong piyesa to dahil puro switch lang to. Yung motor na ito dito dumaan. Ngayon, dahil nagkaroon ng resistance yung wire natin, di talaga siya aandar. Try natin ulit. Yan, pagdidikitin ko na lang itong dalawang wire na to. Check natin kung anong mangyayari sa tester natin. Ayan, todo. Kabila. Ayan, sagad na rin siya. Ibig sabihin, yun lang yung problema. Ayan, ikakabit ko ulit. Pare, same ng kanina. Yung mga ganitong lumang wire, mahirap hinangin to. Sobrang hirap po talaga. Tignan nyo po ah. Ayan o. Hindi siya basta-basta kumakapit. Ang ginagawa ko, ginagamitan ko nito yung paste or yung flux, gumamit kayo. Ayan. Lalagay ko siya dito. Ayan. Kasi parang may halong aluminum tong ganitong klaseng wire. May dumidikit sa kanya pero hindi bumabalot sa buo. Ayan, nalagyan ko na siya ng ganito. Soldering paste po yung gamit ko. Tapos tarin natin hinangin. Yan, kung mapapansin nyo, mas madali siyang hinangin. Ayan, umiikot ng kusa yung lid. Try natin itong isa ulit. Ayan. Kahit babaring ko siya, kung makikita nyo. Kahit babaring ko siya, hindi siya kumakapit. Itong ang kumakapit yung kabilang side lang ito. Ito wala, ito kabilang side. Ayan. Dapat yung, pag maganda yung kapit niya, bumibilog siya sa wire. Yan, gagawin ko ulit. Ilulubog ko ulit dito sa paste natin. Yan, nilubog ko siya sa paste. Yan, nakita nyo, basa. Tapos tsaka ako siya hihinangin. Flux or soldering paste. Ha? Okay na okay yan. Huwag lang kayo bibili ng sobrang mura kasi yung iba maganda. Yung sa Lazada po, yung sa Lazada or Shopee, okay po yung mga binibenta nila. Mura lang, nasa 60 pesos. 50 to 50, 60 pesos yung flux na binibenta nila. Maganda rin po gamitin. Ayan o. Maganda lang siya kasi pag naghinang ako, umiikot lahat. Tapos pati loob niyan, meron laman. Pati loob ng mismong mga wire. Sumisiksik yung lid. Ayan yung ano niya. Ayan yung gusto ko dito sa mahirap hinangin. Pero may wire talaga na hindi nahihinang. Pag nasobrahan kayo, sablay na talaga. Yan, hininang ko na dito yung wire ulit. Ito yung wire natin. Sa pangalawa to, pangalawa. Assembling ko na ulit. Ito, wala nang position to. Yung ganitong klase, walang position to. Kasi ilagay nyo lang. Tarihin natin kung ano mangyayari. Yan, okay na po yung pangalawa natin. Yan, wire na naman yung problema. Yan, tatarihin natin yung pangatlo. Yung isa, titignan natin. Sarado ko muna po siya. Yan, dahil wire lang yung problema niya. Laging wire. Yan, sa mga hair blower. Okay na yung pangalawa natin. Ayan o. Lakas na siya. Ayan, kita nyo.
Ang lakas na. Pati init niya okay na din. Ayan. Pati temperature niya okay na din. Ayan. Dalawang wire. Puro wire. Yung ganitong sira, 150 singilin natin. Singilin natin kasi service to, kinukuha natin to sa mismong pwesto nila. Ayan. Kinukuha ko sa mismong pwesto nila. Kaya lang maramihan to. May mga ilaw pa to. Ayan, yung mga gadget nila sa saloon. Ayan, nakadalawa na tayo. Dalawa. Ayan, ito yung pangatlo. Yung pangatlo natin, ito yung problema. Oh. Pinutol nila. Pinutol nila yung saksakan. Check na natin. I-check natin sa tester kung anong mangyayari. Kung anong kalagayan. Tayo natin ulit. Kasi hindi makita eh. Ayan. Check natin. Ayan. Walang connection. Wala. Nakauna yan. Nakauna. Ayan. Wala. Baka wire na naman. Hindi. Buksan muna natin. Para sure. Pakita kung paano binaklas. Ayan. Yung ganitong sungkit, ibig sabihin may nag-repair ito dati. Ayan. Check natin ulit. Kasi baka wire na naman yung problema. Blue. Blue sa blue. Ito. Check natin. Oh, walang connection. Brown sa brown. Meron. Tapos, check natin yung... I-check natin siya dito na actual. Tingnan natin kung magde-deflect. Yan, hindi rin nagde-deflect yung ating... Ayan, nag-deflect pala. Baliktad. Binaliktad ko dahil may diode pala to. Kaya ayaw. Yung nakakabit kanina sa mismong coil natin, may diode. Ayan. Kaya yung line 1 line doon natin na brown blue, hindi siya pumapalo. Ayan. Kabila meron. Kung makita nyo yung makabila meron, kabila wala. Ayan, hanapan ko muna ito ng wire na pwedeng ilagay. Makakita tayo yung wire, flat cord. Ayan, flat cord. Ayan, wala tayong makitang bilog dahil gabi na rin. Kailangan nila daw ito bukas. Pure copper. Yung pure copper kinabit natin, medyo matibay din to. Pag pure copper na wire, madaling hinangin. Ayan lang yung ano niya. Advantages talaga, sobrang daling hinangin. Yan, itatry na natin. Tingnan natin kung iikot siya. Yan, okay na yung ginawa natin. Wala akong masyado masyashare sa inyo kung hindi ito lang talaga wire. Sa tatlong ni-repair natin, puro wire lang yung problema. Kasi, ayan, kasi wala lang masyadong talaga masyadong nasisira dito. Yung ganitong klase. Yan. Pero ang mga nagiging problema na talaga ito, yung coil, minsan yung motor nag-i-stack up. Ayan. Dahil ito, okay na okay pa. Ayan, masyashare ko lang talaga sa inyo ito. At sana may natutunan kayo kahit papano sa pag-repair ng hair blower. Madali lang po ito. Madali lang po talaga. Ayan, madali lang siya. Tignan nyo lang kung may putol. Check nyo yung mga switch. Check nyo yung wire. Check nyo yung coil. Check nyo yung motor. Yung motor pwede nyo i-direct yan sa 220. Itong ganitong klaseng motor. Pero yung merong motor na 12 volts or 24 volts na motor,
Yung dynamo siya, hindi pwede. Kailangan gumana muna yung coil bago siya gumana. Sana may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat po. Ito rin yung tagdong repair natin. Ayun. Ayun na po yan. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe.